Inatasa na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na tapusin na ang mga flood control projects sa Davao Region. Layo nitong matugunan ang mga matinding pagbaha sa riyon, lalo na ngayong tag-ulan. Ibigay na rin po ako ng direktiba sa DPWH, sa Public Works, na pabilisin ang pagkumpleto ng mga natitirang flood control project dito. Itong Pebrero, 14 ang nasawi at nasa 15,000 pamilya naman ang naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Davao de Oro at Davao Oriental. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, tiniyak ng Pangulo na walang Pilipino na mahihirapan dahil sa epekto ng mga pagbaha. Pagsusubukapan natin na mas lalong madaling panahon ay walang Pilipinong nakalubog sa baha at sa kahirapan. Ito po ang bagong Pilipinas. Maliban sa baha, magagamit rin aniya ang mga itatayong flood control projects sa pag-iimbak ng tubig para naman sa panahon ng tagtuyot. Ang flood control project ngayon po ay hindi lamang flood para sa flood control. Nag-iipon din tayo ng tubig para sa irrigasyon, para sa fresh water supply ng ating mga iba't ibang household. At lalagyan po natin, kung kakayanin po, kung tama po, lalagyan po pa natin yan ng solar. Sila yung nakalutang na solar para meron din tayo makukuha kuryente na libre galing sa araw. Pinamamadali rin ni PBBM na matapos ang Mawab Maragusan Caraga Road, Carmenta Gum City Coastal Road at ang Mindanao Railway Project. Magtatayo rin ang 7-story Davao Regional Medical Center sa Apokon, Tagum City na inaasahang magbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon.